kanya-kanyang diskarte naman ang mga taga Cavite City para malamigan. Lalo't ilang araw nang nasa danger level ang damang init sa kanilang lugar. Hinihinala pa ngang heat stroke ang ikinasawi ng isang 80 taong gulang na residente. Nakatutok si Oscar Oida. Dito sa Cavite City, sa tindi ng init, literal na hindi ka cool kung wala kang pamaypay o mga bentilador. Patok na patok ang mga ito ngayon sa halagang 200 piso pataas. Ilang araw na rin daw kasing nasa top danger zone ang lugar. Ang heat index dito, di na bumababa ng 42 degrees Celsius ang pinakamainit. Kahapon nga, umabot ito sa 48 degrees Celsius ayon sa PAGASA. Pero di na sapat ang bentilador sa ilan. Topless kung topless ang ilang kalalakihan. Sobrang init talaga, sir eh. Kaya naglagi na lang kami nakaubad. Mainit talaga kapag nagsotod namin, napapawisan, no? At ang mga panindang sa malamig, ganun na lang daw kung pakyawin. Talagang wala ako kami, non-stop po talaga kami. Nag-aagarang kami sa timplahan, sir. Kisa nagkukulang kami sa tubig. Nakaka-8 refill kami, sir, sa maghapon. Nakaka-13 container ako kami. Ang dating kagawad na si Mang Rodolfo, di na nakontento sa isang electric fan lang. Dapat, dala-dalawa. And if that's not enough, tatapatan pa nila ito ng yelo. Ano po kasi siya, diabetic bago na-stroke na rin po. Kaya kailangan niya talaga ng malamig. Tsaka maya po naliligo. Tinanggal na rin daw nila ang mga kurtina at hanggat maaari, di na raw sila nagsisindi ng ilaw. Kasi po, pag may ilaw, mainit pa rin. Nakakadagdag siya ng init bago ang mga kurtina, tinanggal ko rin para may pumasok kahit konting hangin. Mula pa kahapon, wala nang face-to-face na klase sa Cavite City kahit anumang antas, public o private school man. Ang ilang senior citizen naman dito, mayat maya raw kung magpa-check ng BP sa kanilang health center. Mainit ang panahon, oo. Kailangan palagi magpa-check up. Kung sa bagay, mabuti na nga raw ang nakakasiguro. Lalo't isang 80-anyos nilang kapitbahay ang binawian ng buhay nito lang nakaraang linggo dahil umano sa heat stroke. Maaga pa lang hindi na siya mapakali. Pasok-pasok, labas-pasok. Tapos nung gabi, yun na nga ho yung init sa loob ng bahay. E napatsyempo, wala naman siya kasama. Oras na yun. Yun yata yung 50 degree, ang init. Kaya yun ang ano niya, cause ng kinamatay niya. Ang pamunuan tuloy ng Barangay 58, minabuting araw-araw na magpa-movie marathon with aircon habang mainit umano ang panahon. Nang sa ganon ay may matatambayan ang kanilang mga senior citizen. Ngayon buwan po sa aming barangay, ang nababawian ho ng buhay ay nasa 4 na senior citizen. Kaya ho minarapat namin na magkaroon ng movie marathon. Nang sa gayon, ang aming mga constituent, na lalo na ang mga senior citizen, ay gumanda ang pakiramdam. Kaya talagang inopen namin ang barangay. Parang marathon din naman kasi ang init na tila araw-araw ang sequel. Latest ngayong araw, inaasahang umabot sa 47 degrees Celsius ang init ng panahon dito sa Cavite City. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.